Alas 12 na po ng tanghali at One Balita Pilipinas na. Meron ka bang bonus na papasok o malaking pagkakakitaan? Naku, mapapasana all ka, diba? Pero teka, bago po pumasok ang bonus at dagdag kita, anong gagawin po natin? Yan ang pag-uusapan po natin. Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Naku, kung meron kayong dagdag kita or let's say bonus na papasok po, ano po una kailangan natin gawin? Kailangan po gumawa tayo ng financial plan. Ano ibig sabihin po niyan? Planuhin muna natin kung ano yung gagawin po natin sa dagdag kita mo. Kundi, mauwi na lang yan sa wala. Minsan po kasi napupunta po sa tinatawag natin ng one time, big time. O yung mga one day millionaire mindset. Pag pumasok ang kita, syempre nasyadong excited, napapagastos po. Alam mo, kailangan natin gawin? Maglagay po tayo ng tinatawag nating emergency fund. Oo, pag kumita ka ng dagdag, diba itong emergency fund, ibuuin po na natin. Ito yung buwan na nagastusin na kailangan mo sa tubig, kuryente at upa. Yan ang priority. Magtabi po na tayo ng isang buwan. From isang buwan, gawin nating tatlong buwan, anim na buwan. Bakit? Just in case. Pagka may nagkasakit, pagka wala ng trabaho, nagkaroon ng emergency, meron tayong dudukutin. Yan ang dapat gamitin natin sa bonus. Pangatlo, kailangan isipin natin pag may bonus tayo, iisipin po natin yung pera po natin ay parang binhi. Ano pong ginagawa ng isang magsasaka sa binhi? Tinatanim po para ito ay lumago at umani. I-invest po natin, magnegosyo po tayo, i-invest po natin sa mas magagandang ikang interest sa time deposit or sa mga e-banks. Matataas na po ang interest po ngayon. At syempre, pag meron pa tayong extra bonus, ang next na kailangan gawin natin ay magbayad po talaga tayo ng utang. Ay syempre naman kung may utang, maganda, mabawasan to. Magandang strategy to na maglaan po tayo ng bahagi para mabawasan po ang tinatawag nating financial stress. Iba naman. At next naman po, pag meron pa tayong sobra, ay gamitin po rin natin to para palaguin po natin ang ating sarili. Gamitin ang parte ng bonus, mag-enroll sa mga courses, sa mga training para makatulong sa iyong career, personal growth. Because the more you learn, the more you earn. And last but not the least, eh syempre kailangan naman po, i-reward naman po natin ang ating sarili. Diba? Eh maglagay ka ng konting budget. Oh, like for example, 10% to 15% para sa mga personal enjoyment mo and reward. Wala namang problema na sabihin natin, deserve ko to. Basta, kasama po sa budget. Kaya anong gagawin mo? Number one, mag-financial planning. Pangalawa, maglagay ng emergency fund. Pangatlo, palaguin ang pera. Pang-apat, syempre naman, bayaran ng utang. At pang-lima po, ay syempre, magdagdag ng ating kaalaman. At pang-huli po, ay i-reward ang ating sarili. Ang bonus ay hindi lang dapat ginagasto sa luho at walang plano. Ito po ay pagkakataon mapara maprotektahan natin, mapundar, mag-invest, makaipon sa ating future. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.